Hey, what's up guys? Cyrus again here and welcome to my channel. So for today, tagal ko na rin kasi hindi na ako pag-upload. So may work kasi. So ngayon, activity ko ngayon is papa-restore ko yung Jordan 3 Fire Ribs ko kay Higo. So ang naging problema kasi ng Jordan 3 Fire Ribs ko, sobrang tagal na naghiwalay na yung soul niya. So si Higo, meron daw siyang soul replacement for Jordan 3. So minus 9.5. So it's the Jordan 3 Fire Ribs. So let's go. Jordan 3. Oh, kuya, kayo na bahala. Yes, ko. Yan. Yan. Magiging parang brand new ulit yan. Care of Smoosh. Nagre-restore ng shoes. Excited na ako. So, i-unbox ko ulit itong 2013 Jordan 3 Fire Red. So, before we book na kuya, ano bang proseso yung pinagdaanan dito sa resurrect ng Jordan 3 na to? Medyo maraming process yan, sir. Kasi, start tayo dun sa pagtatanggal ng sole. Kailangan hindi basta-bastang tanggal eh. Dapat malinis talaga siya ng gusto. Tapos, dun sa sole naman na bago, yung replacement natin is all white yung nakuha natin. Okay. So, nagkaroon tayo ng repaint kasi hinabol natin yung original na color ng sole. So, yun, after nun, nag-gluing na. Tapos, may stitching din dun sa toe box. Para tayo sa unboxing. Sige sir. Ngayon natin ha. Ngayon natin. Ayun o. Yan. So, kita nyo. So, mukha siyang bago ulit. Ayan o. Puting-puti ulit. Pati yung links. Natutuwa ako. Parang bumili ulit ako ng bagong Jordan. Pero mas mura. Parang naka 50 off nung binili ko. Parang brand new ulit siya. Ayan siya. Honestly, nung nakita ko siyang sira, kasi full boost na talaga yung sole, bala ko na talaga siyang itapon. Ang reason kung bakit hindi ko tinuloy, kasi gustong gusto ko yung mga lumalabas ngayon ng mga sapatos, mga OG na Jordans, like Jordan 1, Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5. Yung leather niya, sobrang lambot niya na parang nailakad mo na siya ng isang buwan. Ganun siyang kalambot, tsaka for me, wala naman din kasi akong paki-if makris yung sapatos ko eh. Kasi ako ginagamit yung sapatos ko. So, it doesn't matter kung sobrang rare pa na sapatos na yun, ginagamit ko siya. Ganun ako. So, respect na rin sa mga taong talagang takot magkakaroon ng kris. Well, it's sa inyo yan. Ako, ginagamit ko yung sapatos ko. At ang sapatos talaga, dapat ginagamit. Tama ba ako? Yes, sir. Ayun. Sayang naman pagka hindi ginagamit. Diba? Sabi nga nila, rock don't stop. Okay?
So yan, all in all, 10 out of 10. Ang ganda. Sobrang ganda niya. Yep, nabuhay ulit yung Garden 3 Pirates ko. Ayun, so sa mga tao dyan, especially dito sa Laguna, pwede kayong bumisita dito sa Hego. Kuya, plug niya na kung saan kayo located. We are located dito sa Macaria Avenue, corner Athletic Drive, Binyan, Laguna. Tapat lang kami ng Pantay Pasita. Madali lang siyang makita sa Waze. Medyo nakakalito lang kasi loob kami ng Pasita pero nasa part na kami ng Binyan. Okay. Yeah. Medyo nakakalito. Basta kung gusto niyo makita itong Hego, siguro ipin niyo na lang sa Waze niyo yung ano, Pantay dito sa Pasita. Tapat na tapat lang ng Pantay, yes. Second floor sila. So, madami kayo makikita dito, makikita kayo ng mga Jordan 1, Jordan 3, sa mga mahiling mag-Adidas, yung mga Adidas dyan, meron silang mga Yeezy dito, and meron din silang mga consigned sneakers dito. So, yung mga meron dyan sa inyo na may sapatos tas hindi nagagamit, sayang naman, di ba? Ibenta nyo na lang, convert nyo na lang sa cash. Alright? So, yun. I guess, ito na yung ano, vlog ko. So, watch out for this. And, hope to see you on my next content. Bye!